Naranasan mo na rin ba na nagpuputol-putol lang yung wireless mic? At hindi nyo alam kung paano solusyonan ito? Nandito ako para tulungan kayo. So ayun guys, nandito lang ako para tulungan kayo. Magbibigay ako sa inyo ng mga tips and tricks para sa URX-2 natin. Mababody pack man yan o handheld. Una sa lahat, pag-usapan natin ang frequencies. Ito yung mga rason kung bakit nagpuputol-putol yung mga mics natin o biglang nawawala ng tunog. Unang-una dyan, baka may na malapit sa inyo ng mga cell site, or mga tower, or mga radio, mga telecom. Yan yung mga isang reason kung bakit may interference sa signal ng wireless mic natin. Isa pa, pwede may mga same frequencies na ginagamit din sa may malapit na events or mga wireless mic na same frequency sa URX natin. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-change frequencies para iwas kamot yung ulo natin dahil putol-putol yung mic natin. Ito natin makikita yung frequency button natin or magpapalit-palit tayo ng frequency. Ito siya sa likod. Kagandahan sa URX natin, auto-sync na siya. Kung makikita nyo, kada lipat natin ng frequencies, nag-auto-connect din yung receiver. Ngayon, frequency locking naman tayo. Kung nakahanap na kayo ng frequency na aakma dun sa mic natin, yung hindi na siya nagpuputol-putol, ngayon, ilalock naman natin. Una, patay muna natin both mic and receiver. Yung una, sa mic muna tayo magsisimula. Sabay natin pipindutin yung power button tsaka yung frequency button natin. Pag nakita nyo nag-blink na siya, i-open naman natin ngayon yung receiver button natin. Bilang lang po tayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. Tapos pindutin natin yung frequency button natin dito sa mic. Yan. Tapos lilitaw na po yan. Ibig sabihin, nakalock na yung frequency natin. Kahit may iba pang mic na nakabukas, hindi na siya masasagap. Ito at saka yung nasync mo lang yung magkakatugma. So naman, itong ating body pack. Tuturuan ko kayo paano frequency set tsaka mag-frequency locking. Dito naman natin, makikita yung ating button ng frequency sa may loob. Katabi siya ng mic, nagaya ng battery. Ngayon, pipindutin ko siya. Kung nakahanap na kayo ng frequency na akma dun sa mic nyo, na hindi yung boses nyo hindi na nagpuputol-putol, ngayon ilalock na natin siya. Una, patayin muna natin yung mic natin. Tapos yung receiver naman natin. Una natin bubuksan yung mic natin. Sabay ulit natin pipindutin yung power button tsaka yung frequency button natin. Bilang ulit tayong tatlo. 1, 2, 3. Tsaka pindutin ulit natin yung frequency button dito sa mic. And guys, in case pala na maka-encounter tayo ng problema about sa mic natin, na kahit na-sync na natin, na-lock na natin siya, pero kinumagahan na wala yung tunog. Ngayon, ang gagawin natin ay resyncing. Yung process ng resyncing natin ay tulad kanina about sa frequency locking. Pangalawa, balance XLR output. Ano nga bang advantage nito? And guys, ito nga pala ang likod ng URX natin. Meron tayo ditong PL connection, XLR connection, A and B. Ngayon, papaliwanag ko sa inyo kung ano ang difference ng PL tsaka XLR connection. Una, gagamit tayo ng PL pag nasa bahay tayo or direct patching tayo sa amplifiers natin para magamit agad natin na diretso yung mic natin. Ngayon naman, kung gusto natin mas maganda yung tunog, gagamitin natin tong XLR. Kasi yung XLR guys, naka-stereo siya or balanced sounds na siya, kaya mas malakas yung magiging output na tunog niya. Ngayon, ang kagandahan din ito guys, kunwari may mixer ka sa bahay o may mixer ka sa labas na pwede nyo pang event-event, ngayon, pwede na siya paghiwalayin yung tunog dito sa channel A saka sa channel B. Every mic, pwede natin siyang simplifyin kung anong desired natin na tunog dito sa mixer natin. Naka-XLR connection na tayo, tapos naka-patch na tayo sa mixer natin, pwede na natin ngayong timplahin yung gusto nating tunog. Kuwari, sa channel A natin, pwede natin yung volume niya or song leader siya, pwede mas mataas. Kung sa channel B naman, kung backup siya, pwede naman natin kahit ganito lang kataas. Ngayon, sa tunog naman, pwede natin paghiwalayin yung tunog nila. Kuwari, gusto mong may konting high, or mas malalim, pagdagan mo ng low. Ibig sabihin guys, in every channel, pwede nating timplahin sa gusto nating tunog. Hindi na siya magkasama yung output. Pangatlo ay ang ating mic receiver positioning.
gaano nga ba ito kahalaga sa ating setup? And guys, sa positioning naman, ang kagandahan naman ito sa atin, yung URX natin, pwede siyang 22-30 meters. Pero, para mas maiwasan natin yung mga interference, yung putol-putol nating tunog, mas malapit, mas maganda. Kaya ngayon, may tips tayo. Kumbari, nasa stage, mataas yung stage, hanggat maaari sana yung tech boot natin ay malapit na sa stage para makakonect siya na maayos at para hindi magkaroon ng interference. At tapos, kunwari, may mga pader naman, sana iwasan natin yung may mag-block sa signal natin para tuloy-tuloy yung connection natin, mas malinaw yung frequency natin na nasasagap sa mic natin. And guys, salamat sa panonood. Sana marami tayong natutunan about sa tips and tricks sa ating URX. Ngayon, kung may iba pa kayong mga katanungan, yung link ng official Facebook page ng Kevler ay nasa description below. And guys, kita-kits sa susunod na video!